taon na dito, hindi ako magpapakaipokrito. Hoy! Hey guys! At dahil na-miss ko mag-vlog, mag-vlog tayo for today's video. Anyway, pupunta ako ng Tony's ngayon. Tony's Fresh Market. Ano siya? Supermarket. Ganyan. Na nandun yung mga gulay. Doon ako bumibili ng mga gulay. Kasi nandun yung mga gulay, na pang Pilipino. Pero hindi siya Filipino supermarket. Halo-halo siya. May Asian, may Hispanic, and yung mga pang American like me. What? Ganon! So anyway, nagluto ako ng tinola, guys. Galing na ako ng Tony's kanina kasi I bought some chayote, aka sayote, tsaka ng ginger, and sibuyas. Nakalimutan kong bumili ng ano, wala kasing daon ng sili dun, or ng moringa, or malunga. Ano ba ganun pag Amerikano, guys? Walang daon ng sili or ano. So ang pinaka-alternative niya na, sabi ko, feeling ko lang, or isa yung manakita kong recipe, kasi hindi naman ako gumagaya ng recipe, magaling ako magluto. I mean, usually, ang ginagamit ko, ano, spinach. Ayan, Popeye yarn. I use spinach whenever I'm cooking. Tinolang chicken. Ayan. Kasi, meron namang daon ng sili, tsaka moringa. Malunggay. Ano ba? Pero, may pwede namang spinach na lang. Tsaka yung mga malunggay, tsaka yung daon ng sili dito, sa mga Pilipino supermarket ko lang nabibili yun. Eh, wala namang malapit dito sa amin. So, pupunta lang tayo ng Tony's to get some spinach. Kalimutan ko kasi kanina, kakainis. So, kaya magbibilisan lang natin kasi pauwi na si Commander at bawal siya magutom si Commander dahil mapapagalitan tayo. Kasi ako yung ano guys, ako yung tagaluto sa bahay. I am the man of the kitchen. Ganyan. Habang sa trabaho ng trabaho ko, patogan. Hindi, joke lang. Uy, grabe kayo. Excuse me, may trabaho ako, ano? May work ako, meron kukulang pa. Grabe nga ako magtrabaho eh! Nagreklamo yun. Hindi, ganun talaga, siyempre. Sana pumunta tayo. Malapit lang naman, paglabas ng neighborhood, itong main road na to. Tapos dun sa banda dun, at dun yung Tony's. Ayan na. Ako, nagtatraffic na. Nakikita nyo ba yung mga school bus, guys? Ayong mga dilaw na yan. Labasan na ng mga kiddos. Baka may police wing. Ayan na, dito na tayo sa labas ng Tony's. Ala, bakit? Parang nahihiya na ako mag-vlog. Ganun ba pag nagiging Amerikano? What? Joke. Wait lang guys ha. Ibababa ako lang. Let's go. Literal lang, bibiling ko ano lang. Peanuts lang guys. Ikaw po narinig nyo. Ay, nakababa pala. Sorry, hindi ako nakatingin sa screen. So ayan, oh, ayan ang itsura niya. Spinach only ang kailangan natin. And wait. Ay, ito pala. Spinach. Ala, bakit ganun? Parang tagal ko hindi nag-vlog. Nahiya na ako mag-vlog. Bakit kaya? So ito yung spinach. Isa lang kailangan ko. Actually, ito rin yung ginagamit ko kapag nag-ano ko, guys. Ano yun? Nagsisinigang ako. Wala naman siyang lasa. Alam mo, para lang may kulay at may sustansya yung pagkain natin. Dito tayo. Babayaran ko na to. Tapos kanya-kanyang bayad. Self-service. Alam mo yun. Spinach. One. O isa lang. O diba? Tapos yun. Insert na natin card natin. That's it. Mahal diba? $1.99. Yun na yun, guys. Mas matagal pa yung binyay ko. Ayaw bumukas. A few moments later. Okay. Ang ginit. Ano ba yun? Okay, let's go. Ang init. Break lang ako saglit sa web. One eternity later. Ayun na, magmumuna tayo guys. Napakahaba na naman ng mga grass natin for today's video. Bad trip talaga tong mga ano na to. Tong mga weeds na to. Tong dandelion. Diba sa Pilipinas, palagi ko sinasabi sa mga vlog ko eh. Sa Pilipinas ano to eh. Yung wish. Wee! Ayun o. Pero dito ano yan siya eh. Parang allergy yan eh. Allergies. Diri. Ano ba yan? So imamuna to. Okay.
welcome back to my channel. And sagutin na natin yung comments nyo sa last video. Ayan. Pero bago ang lahat, kung bago ka dito, hello po, ako si Vince Filipino, living the American dream. At gumagawa ako ng mga buhay America vlog. America. Gumagawa ako ng mga buhay America. Ang tagalog. Hirap kasi Tagalog eh. Ngayon, Amerikano na ako. Hindi, joke lang. Again, kung bago ka dito, ako po si Vince Filipino, living the American dream. Gumagawa ako ng mga buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung notification bell para updated ka kapag meron akong bagong vlogs. Bagong vlogs. I upload my vlogs every Saturdays, usually 12 to 1 p.m. Manila time. And sinasagot natin yung mga comments nyo. Yun nga, sa last video. Okay, let's go. Tapos bibilisan natin guys, mag-Glock 9 mode tayo kasi madami yung nag-comment sa last video. And gusto kong i-acknowledge and basahin lahat, kaya let's go. Ernesto Pogi, congrats bossing idol, blue passport, correct. Thank you sir. Sir. Ano lang yun? Orlan Subido, 5251, congratulations sir, new subscribers po, more power to your journey, God bless, thank you. IMGV, congrats Vincent Ka, thank you po. Jolog sir, thank you po. Andrew Ricardo, congrats Sir Vince. Grabe lahat ng videos mo about US journey mo. Napanood ko na. Tapos, ito na ngayon, US citizen ka na. Excited ko, no? Sorry naman. Excited lang ako mag-vlog. I'm so happy for you. Thank you, Andrew. Ngayon, ito naman kami. Nagsisimula pa lang. Kakarating lang namin here sa Atlanta, Georgia. 2 months ago, mahaba-haba pang paglalak by Sir Vince. Congratulate. Ano ko ba ako nga? Sabi palagi ko sinasabi na I always remember yung pag-impake ko pa lang. Kahit kayo umauna ko pang vlogs eh. Parang kailan lang siya, promise. Tapos, yun nasa paglipad ko dito sa Illinois, sa Amerika, ganyan. Tanda ko pala. So, yung kakarating mo lang, di ba, 2 months ago, aka, bro, promise, yung 5 years na yan, mabilis lang yan. Next thing you know, 5 years na pala, parang it feels like yesterday. What? Ganun din, pero seryoso. And congrats din, welcome to US of A. Jose Owen Vito, 6262. Congrats, idol, new subscriber here from Illinois. Uy, taga-Illinois ka rin pala. Here from Illinois, sana po din kami blue passport, 2 years more to go. Shoutout po sa next vlog. Shoutout to Jose Owen Vito. Ganun slang kasi. Jose Owen Vito, 6262. Shoutout to you, bro. Yan, baka magkita tayo. Kasi maliit lang naman yung mukha lang. Malang Illinois, pero parang dami kasi Pilipino dito sa Illinois. Kaya pag nakita mo ako, say hi. Let me know. Mitch Jeon, 342. Wow, congrats po. I remember watching you dati nung sa Pinas pa ako. And imagining myself na makatira din sa US. And now, nasa US na ako. Anyway, congrats. So happy for you. Thank you, Mitch Jeon. Thanksy. 9897. Congrats Vin, sana ako din makakuha na ng H1B status para makastay long dito sa US territory or dyan. Pray natin yan. Erngsi. Julius Lopez, congratulations. Shons. Congratulations. Thanks, brah. Mr. Adobo Reckless, 2345. Congrats, Coins Beans. Thank you. Arvin Vista, 677. Congrats, Boss Beans. Thank you, sir. Andrea Jedge TV, 6402. Congratulations, bro. More power and God bless. Oy, congrats din sa bagong channel, ha. Alam mo, ito si Jedge, tsaka si Andrea. Dito lang yan, malapit nakatira sa amin, mga kapapinoy natin yan. Pero kami mga Pinoy dito, bihira din magkita. Kasi, you know, dito naman, ano lang eh, trabaho. Actually, puro trabaho yung mga tao dito. Thanks, Andrea tsaka Jedge. Thank you. Mark Tumaneng, congratulations, Sir Mark. Hello, kamusta naman dyan sa Alaska? Maraming maggatas. What? Maraming gatas. Ano ba? Hindi nakita ko yung mga ano mo sa Facebook, Sir Mark. Grabe yung yellow dyan sa Alaska. Kung grabe na mag-yellow dito, parang intense dyan. Siyempre, malamang nasa Alaska kaya ganyan, di ba? So, ingat, and pakita ka na. Pagpupunta ka dito sa Illinois, hindi tayo nakikita. Ano ba? Miss Taurean, tama ba? 4822, congrats, thank you. Alan Nadal, 491, congrats, Vince, thank you, sir. Asheng 9839, congrats, Kuya Vince, thank you. M. Louie, 2024, congratulations. First time ko mag-comment, pero more than 2 years na ako nanonood ng vlogs mo. Initially from UAE, but nandito na rin sa US, Texas specifically, since last year. Keep on rocking, sir, thank you. Daniel Lorenzo, 6977, congrats sa citizenship. Nakaka-inspire yung aking EAD pa lang, nakaka 1 year pa lang sa US. Linted na F2A retrogression. Wow, nasa NT ka pala dyan sa Chicago. Nag-work din ako dyan 4 years sa Manila office nila, FR, Financial Reporting Rule. Tama ba, FR? Sana makahanap ako sa Vegas ng related na work. Right now, nasa brokerage firm ako, process
kasing wires totally unrelated. Anyway, God bless. Try ka lang na apply, makakahanap ka rin, promise. Imposible namang hindi ka makahanap ng work. Sa damihan mo talaga yung pag-apply para more chances of winning. Marvin Joseph, nice one, bro. Congrats. Thank you. Thank you, Marvin Joseph. Bro, I'm very happy for you. God bless always, bro. God bless you too, Marvin Joseph. Marden 888, congrats, man. Thank you. Mariaga, hello, watching from Egypt. Through your vlog, I'm getting an info how to get there through work visa. Soon, we'll let you know I'm there. Of course, let me know if you're here. I'm happy to show you the city. So the city, tour guide yard. Yeah, let me know. Hello sa mga kababayan natin dyan sa Egypt. Grabe, mayroon pala tayong Egypt viewers. Grabe. Edward Donde, Omedetu, way to go. Ano yung Omedetu? Japanese ba ito? Comment down below. Omedetu, way to go, bro. Thank you, Edward Donde. Delfina Beth Cabales, 8347. Congrats, inuman na, Sir Beach. Congrats again, taras natin na, bro. Roncale Balbaladeo, 5868. Hello, Sir Beach. Paano po process ng EB3 visa to green card? How many years po more power, Sir Vince? Congrats. EB3 visa to green card? Yung EB3 visa, entitled ka na nun sa immigrant visa. So, yun yun, diba? Kasi EB3 din ako dumating dito eh. So, yung EB3 visa ko, pagkarating ko dito, after 1 month lang ba? Or 2 months? I think 2 months. Basta yun, 1 to 2 months, dumating yung green card ko, and that's it. Mag-apply ka lang sa USCIS ng green card mo. Yung sa akin kasi, bago ko umalis ang Pilipinas, in-apply ko na siya, pero pagkarating ko dito, parang 2 months pa siya dumating. So, thank you, Roncaleb Balbaladeho. Arvin Vista, Boss Vince, ask ko lang kasi kapatid ko nasa US citizen na din siya, eh pag kinuha ako matagal, may iba pa bang paraan? Ano, kapag meron kang jowa na US citizen, yung ati, eh, kung real talk, kung yun na talaga pinakamabilis actually. Kung meron ka naman jowa na papakasalan ka, di ba? Or papakasalan mo. So yun yung pinakamabilis. Pero kung wala, yun na talaga yun kapag sa sibling. Or if makahanap ka ng work, pwede ka nilang i-petition. So yun. Brents Jello Valladolid, ito yun, di ba, natandaan ko. Congratulations ulit, Vince, US citizen ka na. Parang kailan lang unang-una kang dumating dyan sa US Blue Passport holder ka na. Pwede ka nang pumunta ng mga countries na gusto mo without a hassle. Actually, yun talaga yun. Ano kaya bisitahin mo si Kim Jong-un sa North Korea? Joke lang, uy. God bless you always and keep on giving inspiration sa mga kababayan natin. Of course, kahit Amerikano na ako. Kahit American citizen na ako, siyempre, I will still give inspiration. Ito talaga, ito yung, kumbaga kayo, yung kakwentuhan ko palagi dito. Seryoso. So, Brents Jello, actually, yun talaga yun, yung blue passport, yung parang pinaka-goal. Siyempre, kapag siguro citizen ka na, yung passport mo magiging color blue na pag US. And then, kapag mag-travel ka, talagang less hassle kasi kapag kahit naman sa Pilipinas makikita mo dun sa airport, US passport, ay iba yung pila, ganun. So, sabi ko, one day talaga, one day isang araw. So yun, ito na yung araw na yun guys, inantay ko na lang dumating yung passport ko. Buang. So yun, yan Brian Menoku, kaka US citizen ko din lang nung one buwan. Isang buwan, maganda kasi kapag US citizen ka, kahit anong buwan mo gusto umuwi ng Pilipinas, walang problema, tsaka kahit sa bansa, makakarating ka. Actually, yun, kasasabi ko lang. So, di ba, yan Brian Menoku, yun talaga yun. Kasabi naman ni EMP, sumagot siya, EMP 8711. Need mo ng visa sa Brazil pag US citizen ka, pag Philippine passport, no need ng visa sa Brazil. Ano naman, hindi mo na pupunta ng Brazil. Ang importante, pupunta ko ng Pilipinas at ng US anytime, hindi yung para mag-apply ka pa ng tourist visa. Ang laki-laki ng chance na ma-deny ka, 'di ba? Tapos nung naka-US, naka-Philippine passport pa ako dati, apply ako sa ano to, 'di ba? Kunyari punta ka ng South, ng Seoul, ng Japan, ng Australia, even US, mag-apply ka ng visa, 'yun yung pinakamahirap. Brazil talaga 'yung unahin. So, kung anong gusto mo, siyempre, punta ka ng Brazil kasi wala namang visa, pero ano ba 'yung puntahan kadalasan ng mga Pilipino? 'Yun yung mga binanggit kong bansa, 'di ba? Which is kailangan ng visa. So yun, SKR3163, ask ko lang, wala akong tinapos pero balak akong kunin ng asawa ko, may chance ba na makahanap ako ng work pagdating ko ng US? Kung US citizen yung asawa mo, yes, kasi alam niyo yung 90 day, yung pa-show yun, di ba? Yung 90 day fiancé ba yun? 90 day fiancé. Anyway, so yun, kapag yung asawa mo yung citizen, tapos dinala ka dito, oo, pwede ka mag-work kasi naka-green card holder ka na rin, immigrant visa yun. Ayan, pwede ka mag-work. O, tapos sabi ni EMP 8711, oo, pwede makapag-work kahit high school grad ka lang, pero mostly blue-collar job. Uy, hindi. Kasi, ano ba to, EMP 8711? Wrong hour. Hindi, joke lang. EMP 711, hindi. Kahit naman hindi ka nakatapos, meron nga akong ka-office, no joke ako, meron akong ka-office, high school graduate siya, hindi siya nakapag-college, pero magka-team kami sa work, tapos nakahanap naman siya ng professional job.
hindi blue collar job, but I'm not saying na huwag kang maghanap ng blue collar job. Kasi sabi ko, reality, 'di ba? Siyempre mas malaki naman yung kikitain mo kapag yung professional na work. So yun, like you, basta alam niyo na 'yung sinasabi ko. Josh Velasco, sir, may tanong po ako. Si wife niyo po ba po via EB3 din? Tinapos po ba niya contract niya sa petition or nag-buyout siya? Issue po sa citizenship if mag-buyout? Thank you po sa sagot. So ito, meron ako man na-receive na tanong nito even before, yung nasagot ko na. And naging kuro-kuro din namin to before. So to answer your question, yes, EB3 din si Commander. Tapos tinapos niya yung contract niya. Hindi siya nag-buyout. Although, meron kaming mga kilala dito sa talagang friends namin na nag-buyout sila. I am not sure kung citizen na sila kasi mas nauna kaming dumating dun sa iba namin kilala na nag-buyout. Si Commander, hindi siya nag-buyout. Tinapos na yung contract niya. Kasi pag nag-google kami dati and may natanong akong attorney, hindi ko napapangalaan ng sino. Kapag nag-buyout ka, tapos basta meron pwede siyang maging grounds para mahirapan ka sa citizenship. Pero sabi nga ng iba na, eh, kami naman nag-buyout. Tapos, naging citizen pa din. Pero yung personal na kilala ko na nag-buyout, hindi pa siya citizen. Pero yung sabi nga ng iba na parang maka-apekto daw. So yun, I mean, sa akin, sinabi ko si Commander, kay Commander, tapusin mo na lang yung contract mo. 3 years lang yan mabilis and they're the reasons why bakit tayo nandito dalawa. So yun, ako na Diyos, tapos na naman niya, look at us now, I mean, citizen na kami. I hope I answered question, Josh Velasco. SKR3163, ask ko lang, wala akong tinanong. Ay, nasagot ko na pala ito. Robby JW7FC, iba, ibig sabihin, hindi ka na magbabay ng visa. Congrats, correct. Yun talaga yun. Danilo Albaniel, 5070, baliktad ka. Yung mga kano gusto mag-Pilipino citizen, ikaw naman baliktad ang isip mo. Hoy! Naaway. Hindi, no? Excuse me, para sabihin ko sa iyo, hindi lahat ng mga Amerikano or sabi ko yun, hindi lahat mga Amerikano gusto maging Filipino citizen. Karamihan nga sa kanila ayaw maging Filipino citizen eh. Real talk. Yun lang naman talaga yun eh. Baka may masabi ako. Actually, bakit ang daming gusto pumunta dito? Bakit ang daming nagtitiinti? Bawal yun, diba? Kasi ayaw magstay sa bansa natin. Bakit? Kasi nakita naman nila yung buhay dito eh. Ay, bakit ako nandito? Hindi ako magpapakipokrito. Bakit ako nandito? Kasi mas nakita ko mas maganda yung buhay dito. Yung mga gusto na, yung mga kano na feeling ko, yung mga kano na kilala mo, hindi ako nangaway, sorry guys. Yung mga kano na feeling mo or mga nakikita mo sa social media na gusto maging Pilipino kasi meron silang career dyan sa Pilipinas na porque syempre, foreigner, afam. Ayan, afam. Afam para makaahon sa kahirapan. Kasi baga rin yung iba. Pero karamihan kung bakit nandito kasi mas maganda, I'm, for me, parang mas okay dito. I'm just saying. So yun. Baka sabihin ng mga tao, ito, porke nag-Amerikano na, parang ugali o hindi. Ganun talaga, ganun talaga ako guys. Real talk, pal, I am catnip addict. Congrats din, hoping maging available na rin visa ko para makamigrate na rin sa US. Pag-pray mo yan, pag-pray natin yan para makuha mo na yung, para makuha mo na yung US visa mo. Ayan, let's go. Guys, thank you so much for watching. If tinapos mo tong video na to without skipping, pag pinapanood mo yung mga previous vlogs, may mga nagme-message talaga sa akin, Sir Vince, Kuya Vince, ano, pinapanood namin yung vlogs mo right now. Tapos nagsisend sila ng video, yun daw yung pampawala nila ng stress. Sisingilin ko na kayo, ano to, psychologist, what? De, joke lang, ano, I'm not your therapist. Thank you so much. Palagi kung sa mga nagme-message sa akin, sabi nila, ano, ako daw yung pampalipas oras. Pampalipas oras. Hindi, ano, na nai-enjoy daw sila sa mga vlogs. Sabi ko, uy, thank you naman, ganyan-ganyan. Anyway, gusto ko sabihin, thank you so much, guys, for watching. If you have any questions, anything about Boy America, or kahit na, ano, I don't mind answering, comment down below and sasagutin natin yan sa susunod na vlog. If you haven't yet, please click the subscribe button again and yung bell icon para updated ka kapag may bago akong vlog. Kag-upload ako ng vlogs every Saturday, 12 to 1 p.m. Manila time. And if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts at magkita-kita. Wait lang guys, bago pala, meron akong bagong sa mga nagsasabi na ano ba yan, ang likot-likot naman ng camera mo, ganyan-ganyan, meron na tayong bago camera guys. Thank you so much sa DJI family, pinatala na tayo ng bagong camera so with DJI. So sa mga susunod na vlog, pag lalo pag naglalakad ako, hindi na siya shaky guys kasi meron na tayong camera. Siguro nakita ng DJI na ano ba yan, ang gulo naman ng vlog na ito. Pantalan nga natin ng may stabilizer na camera. So ito yun guys, papakita ko sa inyo yung content or yung camera na pinadala ng DJI. I am a DJI affiliate, so ililink ko sa description yung kung saan nyo siya mabibili. Ito yung content in 3, 2, 1, let's go! I'm on the case. It's in the heat.
Again, thank you so much for watching at magkita-kita tayo on the next vlog. Peace!